This is Yashalemani's Vlogs. And this is my channel. Hello and shout out po sa lahat ng aking mga solid viewers. Siyempre, ang una-una kong shout out ay si Jan McLean and si Rachel Parilaga at saka si Darling Luna. Shout out po sa inyo lahat. At siyempre, nandiyan rin si Sep Sayon, si OFW, Igorot Gardener in Hong Kong. At siyempre, si Supermarket, si Brothershood. At sino pa ba mga nandiyan na talagang sumusuporta sa atin? Si Jacob Manrique, si Kuya Dokman, siyempre si Rika Rix, si Princess Vlogs, at si Menchin Zahara, pero iba na yung name niya ngayon. At siyempre nandiyan yung nanay ko na sumusuporta din sa akin. At yung partner ko, yung honey ko, si Jonathan Miniano, sumusuporta din sa akin. Shoutout po sa kanilang lahat, at ganun din po ang ate ko. Lahat ng mga friends ko, at mga kabats ko, at syempre yung ka-team natin dyan sa mga OFW vloggers in Hong Kong, shoutout po sa inyong lahat. At sa tropang ka-peps din po, shoutout din po sa inyong lahat. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan si Kapente. Si Kapente po at si Mangyan Life, shoutout din po sa inyong lahat. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At ganoon din po si Gilbert's Channel, isang napakabait na tao na sumusuporta rin po sa atin. Maraming maraming salamat po. Pasensya na po dun sa mga taong hindi ko pa na shoutout. Sa next vlogs ko na lang po kayo i-shoutout. At ito nga po pala ang pagtatalakay natin ngayon. Is about naging positibo ba o negatibo ang naging dulot sa inyo ng pagiging OFW. Sa ilang taon na yan, ano po ang masasabi nyo na nag-work kayo sa malayong lugar? Ano po ang naging resulta? Ito ba ay naging negatibo o naging positibo? Lalo na sa inyong pamilya, lalo na pagdating sa inyong mga anak. Yun kapse, ang ano natin ngayon ay hindi lahat ay naging positibo ang resulta sa mga pamilya nila. Lalo na dun sa mga may anak na naiwan sa Pilipinas. Especially dun sa mga nanay na iniwan yung anak nila is baby pa lang, tapos sila ay nagtrabaho ng matagal sa ibang bansa. At na umuwi sila sa Pilipinas, hindi na sila kilala ng bata. At yun nga, lumalaki yung bata na malayong loob dun sa nanay. Tapos hindi niya naiintindihan, hindi niya inuunawa yung kung bakit kailangan umalis nung nanay niya. Kahit maliit pa siya, hindi niya kaya unawain. At bagos ay natuto siya magrebelde, kaya napabayaan niya yung kanyang buhay, lahat ng bisyo ginawa niya hanggang sa ayun nga, nalulong sa bisyo. Kung yung iba naman na babaeng anak, ayun, nabuntis ng maaga. Ayun po ang karamihan na kwento ng mga totoong buhay ng mga OFW na ina na iniwan yung anak nila na bata pa, na nag-abroad sila. Imbis na maganda yung kahinatnan ng kanilang pamilya, ay ganun na po ang nangyari. At yun nga, yung kanilang nadatnan ay magulong pamilya. O nga, maganda nga yung ano nila, kita nila, magandang financial nila na buhay, nagkaroon sila ng bahay, nagkaroon ng kung ano-ano pa man. Pero pagdating sa pamilya, wasak na wasak ang pamilya. Ayun nga, hindi na kaya ibalik kung ano man yung dapat na talagang maging ugali ng mga anak nila. Dahil syempre, wala naman sila noong time na yun na yung anak nila ay lumalaki. Kasi dapat bilang isang ina, ikaw mismo ang huhubog sa anak mo mula pa nung ito ay baby pa lang hanggang sa paglaki nito. Kasi kung hindi mo nagawa ito, mahihirapan ka nang palambutin yung kanyang ulo pag ito ay malaki na siya, may isip na siya. Doon na nga po nag-uumpisa yung problema na sinasabi na natuto na sila nagrebelde. Hindi na nila inuunawa kung bakit kailangan isakripisyo ng kanilang ina ang lahat. Dahil siyempre para sa future nila, hindi na nila kaya unawain yun. Yun talaga ang isang malaking napaka-negatibong resulta na nangyayari sa lahat ng mga OFW na pumunta sa ibang bansa. Kahit sabihin mo, iniisip nila para sa pamilya nila, pero hindi naman yun naiisip at hindi naman yun kayang unawain ng mga naiwan nila sa Pilipinas, diba?
Kaya nga siguro ang ipapayang ko lang doon sa mga kapwa ko OFW na ina, na sa mga ina diyan na bago kayo magbalak na mag-abroad o siguraduhin niyo muna yung anak niyo bago niyo iwanan, lalo na yung bata. Is may isip na siya. Huwag niyo hayaan na malit pa lang iwanan niyo na kasi doon yung time na magsisisi kayo. Magsisisi kayo kasi darating yung oras na hindi niyo na kayang palambutin yung puso nila, yung isip nila kasi nagkaroon na sila ng ano, nagkaroon na sila ng sariling pag-iisip na hindi ako mahal ng nanay ko kaya ano ganyan ganyan. Ano ba, nagrebelde na kasi hindi nila naramdaman yung talagang pagmamahal na physical na pagmamahal na hindi nila nakagisnaan yung talagang nandiyan yung ina nila na umayakap sa kanila, umaalalay sa kanila. Hindi nila maramdaman yun. Kahit sabihin mo, nagpadala ka nga buwan-buwan, nagbibigay ka ng pera, binibigyan mo sila ng mga mahaling mga gamit. Ganun. Pero, yung pagmamahal, hindi nabibili yun eh. Hindi nabibili yun. Yung pag-aruga, hindi nabibili yun. Kaya yun, dun sila nag-iisip na hindi sila mahal ng magulang nila, ng ina nila. Kaya ganun, nag-rebelde sila. Kaya nga sabi ko, sa totoo lang, pag nag-abroad talaga ang ina, mas matindi ang kahinatnan kaysa sa ang ama kasi yun doon po natin maano iba talaga ang pag-aalaga ng ina kaysa sa ama kaya nakasalalay talaga sa pagpapalaki ng ina yung ugali ng bata at yung magiging kahinatnan ng bata paglaki yun po ay nakasalalay talaga sa ina kung pinalaki ng ina na nasa mabuting paraan o talagang ano talagang may disiplina yung bata. Hindi siya lalaking matigas ang ulo, hindi siya lalaking nagre-rebelde. Eh paano lalaki ang bata na magiging maayos? Paano lalaki ang bata na may disiplina kung ang ina ay wala naman sa tabi niya? Kung ang nag-alaga lang naman ay kamag-anak lang o ang tatay lang nag-alaga, iba talaga ang pag-alaga ng ina kaysa sa ama. Kaya yun po ang ayun ang ano ko sa mga W na mga kababaihan na siguraduhin nyo lang na yung anak nyo bago nyo iwanan ay may mga bait na sila, may isip na sila na para ipaliwanag nyo sa kanila na kailangan nyo umalis para sa future nila, para mapag-aral sila, para maunawaan nila kung ano talaga ang dahilan kung bakit kailangan mo silang iwanan. Kailangan maitanim sa puso nila at sa isip nila na mahal mo sila. Kaya mo gagawin ang pag-abroad. Kasi pag hindi nila naintindihan yun, na lumaki sila at hindi nila naintindihan yun, yun nga po, nagre-rebelde nila. Lahat na lang ng bisyo, lahat ng mga kalokohan, gagawin nila yun. Yun po ay totoo po talaga nangyayari sa araw-araw. Yun nga po ang, di ba, ang negatibong resulta sa mga kababaihan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa mga kalalakihan naman, ang mga negatibong nangyayari, siguro hindi natin masabi ay, yun nga, ang negatibong nangyayari naman ay karamihan natutukso yung mga kalalakihan, nagkakaroon ng broken family, at nauuwi sa hiwalayan dahil ang ama hindi na pinagbalik na ang pamilya sa bagong nakilala sa abroad dahil sa homesick, dahil sa kaya natutong magka-relasyon o makipag-relasyon sa iba. Pero pagdating ng oras, tuluyan ang iniwan ng pamilya, napabayaan na, pati ang pagsustento, napabayaan na. Kaya yun din po, isa po yun sa negatibong resulta na humahantong talaga sa hiwalayan. Karamihan po mga kalalakihan na OFW, ganun po ang nangyayari. At ganun din po sa ang maging positibo naman siguro, sa paningin ko ang positibo, yun, nagkaroon ng magandang buhay ang bawat isa, di ba? Dahil sa pagsisikap ng isang ina o isang ama sa abroad, nakatapos ang anak sa pag-aaral, nabigyan ng magandang buhay, nabigyan ng bahay, nakatapos sila ng pag-aaral o ano pa man. Yun ang isa sa magandang resulta ng pag-abroad at yan nga, nakatulong sa pamilya, di ba? Nakatulong sa pamilya, kung kanino man na nangangailangan, nakatulong. At pagdating nga ng panahon, pagtanda, hindi na mahirapan kasi meron na rin
may madudukot na rin. Yun ay kung may naiipon ka. Kung may naiipon ka bilang OFW. Pero sana nga, sa atin bilang OFW, sana talaga, siguraduhin natin na bago tayo mag-for good, ay meron tayong naiipon sa banko na kahit konti, diba? Yun nga guys, yun lang po ang masasabi ko. Kung ano po ang naging, ano ba ang naging resulta sa inyo ng pag-abroad bilang positibo or negatibo. Yun po yung aking sariling pananaw at yun din po ay binasi ko sa mga pangyayari na sa buhay ng aking mga kakilala, di ba? Kaya yung payo ko sa lahat po ng mga nangangarap at mag-abroad pa lang, tsakin po natin na ating iwanan ay sa pagbabalik natin ay nandyan pa rin sila, buong puso pa rin tayong mahal nila, buong puso pa rin tayong kaya nilang unawain. At yun nga po, bago natin iwanan ang mga anak natin, ay siguraduhin natin may sarili na silang pag-iisip na kaya na nilang unawain ang sitwasyon. At ganun din po ang mga asawa natin, ang ating mga karelasyon o ating mga kung ano pa man. Sana po ang pangunawa, ang pagmamahal ay nasa puso ng bawat isa. At ganun din po ang pagtitiwala na sa ganun, hanggang sa pagkikita muli ay hindi masira, di ba? Dahil hindi naman ang pagiging OFW ay isang ano yan, isang malaking karangalan yan. Huwag natin sirain dahil lang sa mga panandali ang ano kasayahan. Isipin natin ang ating pamilya bilang OFW, piliin natin ang ating pamilya bago ang lahat. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin, sa mga nag-review ng LS ko at nag-review ng aking mga vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga bago ko pong taga-suporta, huwag niyo pong kalimutan panoorin po uli ang aking vlogs. At sa mga hindi pa dyan, please don't forget to subscribe and watch my channel.